isang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na karaniwang hindi na ipapakita sa mga salaysay ay ang transisyon mula kilusang propaganda, tungong rebolusyon. Naipapabatid ng mga historiador ang mga pangyayari at kahulugan ng kilusang propaganda o kilusang reforma noong 19. Naipapabatid ang mga pangyayari at kahulugan ng rebolusyong nagsimula noong 1892 at sumiklab noong 1896. Ngunit, ang mga pagkakataon o mga kaganapan ng transisyon o pagtungo ng kilusang propaganda sa rebolusyon ay hindi maliwanag na naipapabatid. Isang paraan para mapalitaw ang mga pagkakataon o kaganapang ito ay tingnan ang mga pagsusulatan ng mga propagandista. Sa paraang ito, maaaring makita sa kanilang mga liham, sa kanilang mga sulatin, ang naging takbo ng kanilang pag-iisip sa huling yugto ng kilusang propaganda. Maaaring mapalitaw rin ng kanilang mga liham ang mismong mga kaganapang nagbunsod ng naturang mga pag-iisip. Ang mga pagkakataong nagsilbing mga hibla ng transisyon o pagtungo ng kanilang kamalayan mula sa propaganda tungo sa kamalayan sa rebolusyon. Alalahanin natin na ang kilusang propaganda o kilusang reforma ay sadyang inisip at ginusto ng mga propagandista sa paniwalang ito ang magpapabuti ng kalagayan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ang kilusang propaganda ay isang kaisipan at pagkilos ng paghahangad para sa Pilipinas na maging probinsya ng Espanya. Ngunit, paanong napunta sa ideya ng pagrebolusyon at paghiwalay ng Pilipinas sa Espanya? Tingnan natin ang mga kaganapan noong panahong iyon. Masarap ang simoy ng hangin sa Europa sa primavera o tagsibol o sa Ingles, spring. Kaiga-igayang maglakad sa mga lansangan at liwasan. Kay ganda ng kapaligiran. Sumisibol na ang mga dahon at bulaklak na mga puno at halaman. Ngunit noong Mayo 1, 1891, sa pagpasok ng Espanya sa panahon ng tagsibol, lumiham si Dr. Jose Rizal kay Diodato Arellano at ipinahayag ang kakaibang damdamin. Sa kanyang pagtanaw sa pagre-retiro, sinabi niyang kailangan na niyang maghanap buhay at magtatag ng sarili. Ang Europa, sabi niya, ay mistulang isang tapunan o lugar ng deportasyon. Hindi sinabi ni Rizal kung bakit. Ngunit sa panahong ito, nadarama na ng mga propagandista ang pagiging lubhang malayo ng Pilipinas sa walang patid na pagdating sa kanila ng malulungkot na mga balita ng mga kaanak at kababayan, lalo na ng mga deportado, maraming napatapon sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. At sina Rizal na nasa Europa ay wala namang magawa sa mga pangyayari sa Pilipinas. Ang sabi ni Rizal, sa bawat liham na dumarating, dinadala ang bago at bagong mga balita ng kasiraan na nagpapanatiling gising ang pagkamalay sa isang terror popular. Noong panahong iyon, ang kahulugan ng terror popular ay ang pagrerebolusyon. Tulad ng terror ng Rebolusyong Pranses na naganap noong 1789. May 100 taon na ang nakalipas mula sa panahon ng kilusang propaganda. Totoong nagigising na ang kamalayan ng mga propagandista sa mga nangyayari sa Pilipinas, tulad ng mga kaganapan sa hasyenda ng Kalamba, sa Laguna. Sa isang liham ni Lucia, kapatid ni Rizal, idinaing nito, magbabalita ako sa inyo, sa iyo, ng tungkol dito sa ating bayan. Sigurong magdaramdam ang puso mo dahil sa kabulagan ng ating kababayan. Ngayon ay purong abuso, kaululan, at ang despotismo ang nagahari. Akalaid mo na lang kung papaano ang mangyayari kung magpasyal sakay ng karuwahe ang mga katuwang ng praile. Nasa bangkito ang tenyente ng Guardia Civil at ang pangalawang tenyente ang pumaparoon sa praile. Kung may ipag-utos sa asyenda, ang mga katuwang ng praile, ang Kapitan Juez de Paz pa ang pumaparoon sa asyenda. Ano pat bulok na bulok ngayon ang ating bayan.
Yun ang sabi ni Lucia. Misto lang binuod ni Rizal ang kahulugan ng ganitong klase ng mga liham na nakararating sa mga propagandista. Sa isa pang liham, kanyang sinabi, nakapanghihilakbot, isalarawan ang kagimbal-gimbal na mga pangyayaring sinaksihan ng aking pamilya sa Kalamba. Mga taong may sakit na pinalaya sa kanilang mga tahanan. Buong mga pamilya na kinakailangan magpagabi sa kaparangan. Ipinagbawal pa ng mga Dominikano ang iba pang taong bayan na magpatuloy at magkandong sa mga sawim palad na ito. Anang Rizal sa kanyang liham. Lumitaw nga sa mga liham ni Rizal at ng mga propagandista at ng kanilang mga kaanak ang usapin ng hasyenda ng Kalamba. Pag-aari ito ng mga paring Dominikano at pinangangasiwaan ng pamilyang Rizal bilang mga inkilino at sinasaka naman ng mga kababayang taga-Kalamba. Ipinapakita ng mga liham ang mga pangyayari sa Kalamba na isa sa mga kaganapan na pinagmulan ng pagguho ng pag-asa sa reforma at pagtungo ng mga propagandista sa landas ng radikal na pagkilos. Oo nga, ang usaping Kalamba ay lokal, limitado lang sa isang bayan at sa isang lalawigan ng Laguna. Ngunit, ang mga isyong pumutok sa sigalot o tunggalian sa lupa ay mga usaping pambayan tulad ng pagkawala ng mga lupain ng mga Pilipino at malawak ang deportasyon o pagkapatapon sa kanila sa kunsaan-saang lugar sa kapuluan na malayo sa kanilang mga tirahan. Ang labanang legal ng mga taga-Kalamba laban sa mga paring Dominikano tungkol sa pagtataas ng renta sa asyenda at mismong pagmamay-ari ng mga lupain ng asyenda ay tinuos ni Rizal sa isa pang liham. Ang dulong usapin, ang ultimong usapin sa litigasyong ito, ay may kabuluhang legal. Hindi maaaring patunayan ng mga praile ang pag-aari nila sa mga lupain sa Kalamba. Ngunit, hindi rin maaaring patunayan ng mga kababayan natin ang karapatan nila sa lupa. Ang realidad ay iyaong nangyaring katotohanan sa kasaysayan natin ng pagpapaupa sa lupa at ang kakitiran ng batayan ng batas na nagpapahintulot sa magkabilang panig na magpetisyon sa husgado. Una, para sa pagpapalikas ng mga umuupa kung hindi sila makabayad, at ikalawa, para sa pagpapasya sa pag-aari nga ng mga lupa. Ang ibig sabihin ni Rizal at ng kanilang abogadong si Felipe Buencamino, makabuluhan ng komplikasyong legal sa labanan sa asyenda ng Kalamba. Unang-una, ang mga lupaing ito'y inangkin ng mga praile sa mga sinaunang nagsaka nito sa kalagayan na wala pang malaya mga ito sa usapin ng legalidad ng pag-aari ng lupa dahil ito'y ipinataw ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ikalawa, arbitraryo o sapilitan at labis-labis ang pagkaltas ng renta at iba pang buwis na lagpas sa kakayanan ng mga nangungupahan. Huwag nang banggitin ang katunayan na silang mismong mga nagsasaka ang nag-ukol ng hirap at salapi sa pagpapaunlad ng lupain. At pangatlo, dahil sa di maliwanag na batayan ng pagmamay-ari sa mga lupain, ang mga korporasyong reliyoso tulad ng mga Dominikano ay nag-angkin ng di matingkalang kapangyarihang magpalikas o magpalayas ng mga nangungupahan sa asyenda kung sila ay tumutol sa pagkataas ng renta, sa bisa at sa tulong ng mga ahensyang legal ng gobyernong kolonyal. Ang kabuluhan ng komplikasyong legal sa labanang ng mga taga-Kalamba at ng mga asenderong Dominikano ay maaaring nagsimulang magliwanag sa kamalayan ng mga propagandista. Isang malaking impasse o walang makagalaw ang naging tunguhin at hantungan ng naturang labanang legal. Na ang impasse na ito ay naging impasse rin sa paghahangad ng reforma mula sa Espanya. Ibig sabihin, mukhang hindi talaga makakasulong ang paghahangad ng reforma mula sa Espanya. Paano nga namang makikipagtuos sa legal na batayan ng pagmamay-ari ng mga lupain kung ang buong kapuluan ng Pilipinas ay inangkin ng kongkwista at dahas? Ibig sabihin, ang legalidad na ito ay likha lamang ng pananakop.
Ang totoong may-ari ay ang mga sinakop na nawala ng kapangyarihan sa mga lupain. Ngunit siya talagang may-ari ng mga lupain. Gayon din, paano namang makikipagtuos sa legal na batayan ng deportasyon o pagkapatapon sa mga Pilipino kung ang talagang usapin ay ipinagtatanggol ng Espanya ang pananatili nito sa Pilipinas sa pamamagitan na nga ng mismong kongkwista? Ano tanuman, malaki talaga ang kabuluhan ng pangyayaring Kalamba sa tinungo ng kilusang propaganda. Mula sa mga liham na mga propagandista, makikitang nasira ang basihang asimilasyon na tinutuntungan ng kilusang reforma. Ibig sabihin, hahangarin mo pa bang maging probinsya ng Espanya ang Pilipinas? Ayon kay Rizal, huwag isandal ang bayan sa pader. Ngunit sa impasse na nangyari sa komplikasyong legal sa labanan sa asyenda ng Kalamba at sa mga nangyaring deportasyon sa buong kapuluan, naitulak ang mga propagandista sa hangganan ng legalidad ng kanilang pakikibaka. Lumalabas na walang katuturan ang paghahangad ng reforma. Bakit maghahangad ng reforma? Sa pamahalaang nagluklok lamang, nag-imbento lamang ng legalidad batay sa pag-aangkin ng hindi naman sa kanya. Bakit mo hahangarin na maging probinsya ng isang kaharian na hindi naman dapat nariyan sa iyong lupain? Biruin mo nga naman, nagpa siya ang hukuman ng kolonyal na rehimen sa Laguna laban sa mga taong sila talaga namang may-ari ng mga lupain mula pa sa kanilang mga ninuno. Ipinatapon pa sila mula sa sarili nilang bayang tinubuan sa kunsaan-saang lugar sa kapuluan. Kaya't kung nakasalig o nakabatay lamang ang pagtatamasa ng karapatang politikal sa kolonyal na batas na iniluklok ng barahas na kongkista, paano pang maitatanghal sa parlamentaryo, sa dambanang parlamentaryo ng Cortes, ang mga karapatan ng mga indyo ng pantay sa kolonisador? Umabot na sa sukdulan ang ideya ng asimilasyon at reforma. Lalong lumaganap ang filibusterismo na gumatong pa sa higit ng mga deportasyon at pagpapatapon. Ang kalagayan ng bayan na binuod ng pangyayaring Kalamba, ang pinagbukalan, ang pinagsimulan ng pagpihit ng kaisipan ng mga propagandista mula sa pananatili sa Europa tungong pagbabalik sa bayan. Ipinahayag ng ilang propagandista na ituloy ang propaganda sa Pilipinas. Ngunit, ang nangyari, tuluyan ang nagbago ang perspektiba ng mga propagandista. Pumihit na ang kaisipan nila mula sa reforma tungo sa ideya ng revolusyon. Noong 1889, nagbabala na si Rizal. Ang sabi niya, sige, gumawa pa sila ng mga pang-aabuso. Magkaroon pa ng mga pagpapakulong, pagpapatapon, pamamaslang. Mabuti nga. Katuparan sa tadhana, ang mga kalupitan at kasakiman ni na Luis, 14 at 15, ay naghatid ng revolusyon. Kung ang mga mamamayan ay ipatapon, mabuti nga. Dahil sa mga islang sila'y mapagtapunan, may papalaganap nila ang kanilang mga ideya at makapagsasagawa sila ng propaganda. Noong taong ding yon, masama na rin ang pagtataya ni Antonio Luna sa posibilidad ng pagtatagumpay ng kilusang propaganda. Ang sabi niya, sa ganang akin, hindi ka panipaniwalang maghahain ng mga Espanyol sa atin ng mga karapatan at kalayaang kanilang tinatamasa. Ang mga karapatan ay para sa kanila. Ang mga obligasyon ay para sa atin. Pagdating ng 1891 sa isa pang liham, sumulat si Rizal sa mga kapwa propagandista at sa kauna-unahang pagkakataon sa wikang Tagalog. Kung ang inaasahan ng ating mga kababayan ay tayo rito sa Espanya, ay totoo silang namamali. Ako'y ayaw magdaya sa kanino man. Kung walang salapi, ay wala tayong malaking magagawa. Ang ating maitutulong sa kanila ay ang ating buhay sa ating bayan. Yaong kamalian ng lahat
na tayo'y makakatulong dito sa malayo ay salang-salaman din. Ang gamot ay dapat ilapit sa may sakit. Dangan at di ko ibig paikliin ang buhay ng aking mga magulang. Di ako sana umalis sa Pilipinas anumang mangyari. Yaong limang buwan na itinira ko sa Kalamba ay isang halimbawang buhay, isang librong magaling na di lalo sa no limit tangere. Ang parang na paglalabanan ay ang Pilipinas, doon tayo dapat magtagpo. Ipalayo ng Diyos na huwag mamatay ang aking mga magulang at muling makikita ninyo ako sa ating bayan. Doon tayo magtutulong-tulong. Doon tayo sama-samang magdusa o magtagumpay kaya. Ang karamihan ng mga kababayan sa Europa ay takot dahil layo sila sa sunog at matapang lamang habang layo sa panganib at nasa payapang bayan. Huwag umasa ang Pilipinas. Umasa sa sariling lakas. Yan ang sinabi ni Rizal. No? At tulad ng sinabi ko, ay sa kauna-unahang pagkakataon sa wikang Tagalog. Buhay sa bayan, ito na ang perspektiba, pagbabalik sa bayan, at pagtungo na sa isang bagong perspektiba ng pagkilos. Noon taong ding yon, iminungkahi ni Graciano Lopez Haina kay Jose Maria Baza na makipag-usap sa mga mayayaman sa Maynila ukol sa pagpapatakbo ng isang pahayagan sa ilalim ng isang revolusyonaryong partido. Umano, sa kanyang pamantayan, wala nang makukuha ang Pilipinas liban sa revolusyon. Hindi nalalayo ang iniisip ni Edilberto Evangelista. Hinimok niya si Rizal na isabuhay na ang anumang ideya ng pag-oorganisa laban sa gobyerno. Ang sabi niya, ang ibig kong sabihin, isang club revolusyonaryo. Hindi ba't ang mga separatista ng Cuba ay mayroon nito? Hindi ba't ang mga progresista ng Espanya ay mayroon din? Ang mga piraso ng salaysay na nailahad ko, hango sa mga liham na mga propagandista, ay halimbawang mga hibla na mga kaganapang nagpapakita ng transisyon ng kaisipan ng reforma tungo sa kaisipan ng revolusyon. Mungkahi kong tawagin itong panahon ng Kalamba. Ito ay panahon ng pagsusuri ng mga propagandista sa katuturan ng kanilang kilusang reforma mula sa mga kaganapan sa Kalamba. Ang laban ng legal sa usapin ng pag-aari ng mga lupain sa Kalamba at ang mga pagpapatapon o deportasyong isinagawa ng rehimeng Espanyol upang parusahan ang mga tumutol sa pagkataas ng renta sa lupa. Itong panahong ito rin na aking iminumungkahi ay panahon ng pagtuklas ng mga propagandista sa hangganan ng paghahangad at pagkilos para sa reforma at asimilasyon ng Espanya sa Pilipinas. Ito ay panahon din ng transisyon ng mga propagandista mula sa ideya ng reforma tungo sa ideya ng revolusyon na nagsimula sa hakbang na lisanin na nila ang Espanya at magbalik na sa Pilipinas para dito isagawa ang pagkilos at pagbabago. Sa historiografiya ng Revolusyong Pilipino, ang pagtuklas o pagtukoy sa isang tinatawag kong ang panahon ng Kalamba bilang isang transisyon ng kamalayan ng mga propagandista mula reforma tungong revolusyon ay maaaring bumago sa tradisyonal na pagtrato sa kilusang propaganda. Ang kilusang propaganda ay hindi nagwakas na lamang at pinalitan ng revolusyon. Dumaan ito, tumulay ang pagbabago ng kamalayan sa mismong utak at damdamin ng mga propagandista. Naganap ang isang transisyon sa pag-iisip at pandama sa gitna ng pakikipagtuos nila sa iba't ibang mga kaganapan. Isang panahon ng Kalamba na naging tampok ang labanang legal sa asyenda ng Kalamba at humantong sa isang parliamentary impasse. Bagay naman na sumalamin sa kabuuan ng legal na paglaban sa rehimeng kolonyal. Ang kagyat na bunga ng transisyong ito ay ang pagkilala ng mga propagandista sa isang nagdudumilat na katotohanan. Hindi posible ang reforma. Sinunda din ito ng pagkagising na bumalik na sa bayan, sa buhay sa bayan,
na doon magsama-samang mamatay o magtagumpay kaya. Pinakasukdulang hantungan ng transisyong ito ang pagtatatag ni Rizal ng La Liga Filipina at ni Bonifacio ng kataas-taasan kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan, na ang kahulugan ay makita ang tunay na ina sa lupang tinubuan, kaya nga't inang bayan. Noong 1892, nagpahayag si Antonio Luna ng pinakamaliwanag na posisyon na mga propagandista sa mga pangyayari sa Kalamba, na nakapagbuod sa malalim na epekto ng mga pangyayaring ito sa kanilang pananaw sa reforma mula sa Espanya. Ang sabi ni Antonio Luna, "Nalaman naming ang usaping Kalamba at lahat ng mga pangyayaring naganap diyan. At ganito ang aking iniisip. Kinakailangan mag-organisa ngayon ang mga Pilipino sa ibang anyo upang maghandang ipaglaban ang kanilang mga karapatan kung sakaling sila ay salakayin ng dahas habang hindi pa naman iniiwan ng Madrid. Sapagkat ang politikang Espanyol noon, ngayon at magpakailanman ay ang maghari sa pamamagitan ng dahas. At upang makamit ito, ang una nilang hakbang ay hindi magtiwala sa kanilang kolonya. Lubha silang nakatitiyak dito, kung kaya't itinulak nitong mag-aklas si Novales at sa ganoong paraan din magkaroon ng pagbabangon sa Cavite. Kailangan ang propagandang asimilista, ngunit higit na dapat maging aktibo ang separatista. Dahil kung ang unay hindi matamo, o kung ating matamo na halos imposible, lalo tayong mapapasama. Ang praktikal na paraan ay maghanap ng mga tagapagpatuloy upang alisin ang pasanin sa balikat. Ang sabi pa ni Antonio Luna, "Pinalalawig ko kung gayon ang aking iniisip na dapat tayong sama-samang kumilos para sa kasarinlan, maging mga apostoles upang humikayat ng mga tao at mangalap ng pondo. Ako ngayon babalik ng Maynila at lagi kong isa sa isip sa lahat ng aking pagkilos ang aking tungkulin bilang isang separatista." Sa mga sinabing ito ni Antonio Luna, dalawang mahalagang konsepto ang kanyang sinabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, pwede mong sabihin siyang kumakatawan sa mga propagandista. Binanggit niya ang salitang kasarinlan. At alam natin, hindi yan ang agenda ng kilusang reforma o propaganda. Pero ngayon, pinakita ko sa inyo na mula doon sa paghahangad ng reforma, humantong doon sa ideya ng kasarinlan. At ang sabi niya nga sa kanyang mga saliham na yan, ang aking tungkulin bilang isang separatista. Sa makatwid, paghiwalay na talaga sa Espanya ang hinantungan ng kilusang propaganda. So, ano ang halaga dito ng karanasan nila sa Hacienda Kalamba? Dahil sa karanasan nila sa Hacienda Kalamba, nakita nila na walang saysay na makipaglaban sa mga Espanyol sa larangang legal. Sapagkat tulad na nangyari sa Hacienda Kalamba, ipinasok nila sa hukuman ang kanilang hinaing na hindi dapat sila mapaalis sa Hacienda sapagkat sila naman ay talagang tagaroon sa mga lupaing ito. Pero paano mong mapapatunayan yan sa kalagayang kolonyal? Ang legalidad ang nagtatakda yung mga nanako. Kaya talagang lalabas dito na anumang laban ng legal ay walang saysay. At ito ay mararamdaman nila sa Espanya. Nakikibaka rin kasi sila sa paraang legal. Magkakaroon din ba ng saysay yon? Katulad sa Hacienda Kalamba, mukhang hindi rin yon mangyayari na sila ay mabibigyan ng mga hinihini nila sapagkat ang gusto ng mga Espanyol ay manatili. At paano silang mananatili? Eh, nagmula doon sa kanilang pananakop dito sa Pilipinas. At yun ay hindi mo malalabanan
sa balangkas ng legalidad. Kaya sa palagay ko, nung nakita yan ng mga propagandista sa karanasan ng Hacienda Kalamba, ito na ang hudyat na anumang pakikibakang legal ay mawawalang sa isay. Dagdag pa dito yung katunayan na kung kailan pa sila pumunta sa Espanya, kung kailan pa sila dumulog sa Espanya, ay lalong tumindi yung pag-atake sa kanila ng mga Espanyol. At ang mismong tinamaan na nga ay ang pamilyang Rizal. Kaya ano pa nga ang hantungan ng kilusang propaganda? Pagwawakas, paglalaho, at pagtungo na sa isang mas radikal na pagkilos. At ito na nga ang revolusyon. Ngunit bago dumating sa revolusyon, itinatag muna nila, lalo na ni Rizal, ang La Liga Filipina. Pero ang tunguhin na rin ito ay ang pagsasarili at ang pagtatagtag ng isang bansa na hiwalay sa Espanya.